to my channel. So ito naman po tayo ngayon guys about sa automotive. So ang gagawin po natin ngayon guys is dump truck. So ang sira po nito guys torque rod. So ito guys yung mga torque rod nya. Sira-sira na yung guma. Guys. Kita nyo. Sira na. Guma. So, papalitan na natin to guys. Sira na. So ayan guys, kita nyo na baklas ko na. Ayan. So ang kailangan nito guys, para hindi tayo magkamali, lalagyan natin siya ng tanda. Lalagyan natin siya ng marking. So ang gagamitin natin ngayon guys, lagaring bakal. Lalagyan natin siya ng marking para hindi tayo magkamali. Kasi ito guys, hindi kasi natin masisigurado na yung sukat nito dito at saka dito, tapos yung doon ay iisa. So magkaiba kasi ng sukat yan guys, para hindi kayo magkamali. So lalagyan natin to ng marking, lagyan natin to ng marking saka ito, para hindi tayo magkamali. So ang marking natin dito guys, lagaring bakal lang, para matandaan natin. So lalagyan ko lang to guys. Lagyan natin ng marking. So ayan, pwede na siguro yan. Hindi na tayo magkakamali dyan. Kasi meron na tayo nalagay ng marking. So ang katapat nito guys, lalagyan din natin. Para hindi tayo magkamali. So ito guys yung katapat nya. Lalagyan din natin siya. Para hindi tayo magkamali pagkabit. So ganyan ang gagawin nyo guys. Pagka nagbaklas kayo nito, lagyan nyo ng marking para hindi kayo magkamali, hindi magkapalit-palit, kasi magkakaiba sukat nito.
So ayan, okay na, may marking na to. So ito guys, may dating marking na to, hindi na natin siya lalagyan ito. Kikita nyo yan guys. Ayan, meron na siyang marking. Tsaka yung kabila, meron na rin. So hindi natin siya lalagyan kasi ito meron na siyang marking. Hindi tayo maliligaw dyan. So ang sa taas guys, ganun din, lalagyan din natin ng marka. Bale, ano pala to, 6 na pidaso. So kukunin ko lang guys yung sa taas, sa ibabaw. Ayan guys, yung dalawa sa ibabaw. Ito yung isa. Saka ayun yung isa. So ayan guys, lalagyan ko din ng marka yan para hindi talaga tayo malito sa pagkakabit. Guys, nabaklas na natin yung isa dito sa ibabaw. So yung isa naman dito guys, babaklas na natin. So yun guys, sa ibabaw. So ito guys, yung tuck rod sa ibabaw natanggal na natin. So ang gagawin natin ngayon guys, lalagyan natin siya ng marking. Actually guys, hindi naman tayo magkakamali nito. Kasi yung sa unahan, maiksi. Yung panghuli, mahaba. So para sigurado tayo, lagyan din natin ng marking. Para hindi na tayo magkamali. Hindi na tayo mag-iisip kung maliit ba o mahaba, kung saan ba nakalagay, kung sa unahan o sa ulihan. Lagyan na natin. Ayan, hindi tayo magkamali. So ito lagyan natin ng 1. Tingnan natin ito ng 1, isang marka. Ayan guys. Ayan, mayroon na siyang marka. So ito, lalagyan natin ng 2. Para hindi tayo magkamali. Ayan, isa. Lagyan natin dito sa kabila, 2. Para alam natin yung saan siya nakalagay. Ito yung 1 sa una. Ito yung 1 sa una. Yung 2 sa huli. So, anong ang gagawin natin ito guys? Papapress natin to. Tapos yung pamalit natin, ipapress na rin natin. Kasi mahirap magtanggal nito. Kung jajakan pa natin to, matagal. So, padala na lang natin ito yung sa machine, sa press. Ipapress naman. Ipapapress na lang natin. So ito pala guys, ang sa tuck rod. Actually guys, may guma kasi ito. Dapat nakakapit ito sa guma. So ibig sabihin, nasira na yung guma. Kaya natanggal na siya. So maingay na kasi ito guys. At saka yung ano ng galaw ng gulong, hindi na siya balance. Hindi na balance yung galaw ng gulong. Guys, ang mga piyesa natin kompleto na guys, may tornilyo, bago na yung mga tuck rod nya. So napalitan na, ikakabit na natin siya guys. So ito guys, hindi tayo malilito kasi may mga tanda to guys, nilagyan natin ito ng tanda kahapon. So hindi tayo malilito na ito guys. Easy lang to. So ang unahin natin dito guys yung kabit yung babaw para mabilis natin yung kabit yung sa ilalim. Yung technique dyan guys,
ito na guys, naikabit na siya natin. Naikabit na natin guys yung mga bago nito. So ang ginamit lang natin dito guys, jack saka martilyo. Yan yung ginamit natin dyan sa pagkakabit. So lalagyan ko lang ng mga nut to guys, ipitan ko lang para matapos na tayo dito. So ayan guys, kita nyo nakakabit na lahat. So okay na tayo dyan. Ang kailangan na lang natin dyan guys, ikpitan natin yung mga nut. So ito yung mga nut nya. Ito yung mga nut, ilalagay ko lang yung mga nut para matapos na tayo dito. So guys, yung mga nut, lalagay na natin sya. Tatlong bebe akong nakita, mataba, mapayat, mga bibig. Ngunit ang isa ay itim sa kapag sumigaw ng ah. Ilog sila nagpunta, mungoy-langoy silang tatlo. Hello guys, kamusta kayo dyan? Oh, maganda na ako. Bakit ang hirap niyang trabaho niya dyan? Ganito lang talaga ang buhay ng mekanika. Kailangan magtiis. So ito guys, naikpit na yung first nut niya, yung unang nut. So kailangan natin salagyan ng double nut. Ito guys, yung double nut. Talagyan natin siya ng double nut. So mapakita ko sa inyo na maikpit na siya. Guys, maigpit na. So, lalagyan natin siya ng double nut. So, kailangan ito guys, yung nut. Yung baga sa ano, kailangan linisan nyo muna bago nyo ipasok. Agad. Kailangan dilaan. Dilaan nyo muna. Kaya smooth pumasok. Kailangan happy lang guys para mabilis ang trabaho. Kasi pagka dadamdamin mo yung trabaho, hindi mo matatapos. Hirapan ka lang. Kaya kailangan pagka gumagawa ka, nililibang mo yung sarili mo. Di ba? Tama. So, paano guys? Salamat sa panonood. So, abangan nyo guys yung ano ko, next video. I-upload. Hanggang sa muli guys. Bye bye. Love you. Love you.
Thank you.